280,000. Po ba karaniwan ang alaga natin sa bahay ay mga aso, pusa at iba pang uri ng hayop. Pero ito na iba po. Ngayon ang alaga nila ay iba't ibang uri ng ibon, lalong-lalo na mga parot, mga malalaking parot na katulad ng makaw. Pero hindi lamang po basta ikinukulong ang natura mga ibon. Tinuturuan na rin po sila na lumipad ng malaya at pagkatapos ay mapapabalik sa pamamagitan lamang ng pito. Popular ang mga parot o loro bilang isang uri ng ibon na nakapagsasalita at kayang gayahin ang mga tunog na naririnig sa paligid. Agaw pansin din ang matingkad na kulay nito sa pakpak, kaya't marami ang naengganyong mag-alaga. Andito po kami sa isang bahay sa Malabon, kung saan nakita nyo naglipa na po ang iba't ibang uri ng makaw at iba pang uri ng parot, katulad itong African Grey at itong hawak-hawak ko natin. Sila po ay isang grupo ng mga kalalakihan na kung saan hinahayaan nila ang mga ibon na lumipad. Siyempre, yun po ay likas na sa isang ibon na sila ay magkaroon ng malayang paglipad. Yun po ang ginagawa ng grupo. Pinararamdam sa mga ibon na sila ay malayang lumipad. Yan po ang inyong abangan pa sa maraming mga ibon na aming paliliparin. Si Rick Espiritu ang may-ari ng bahay at nagpasimula sa grupong Majestic Wings of the Philippines. Bata pa lamang nang mahiligan niyang mag-alaga ng parot. May nagregalo sa daddy ko ng isang blue nape parot. Na-experience ko kung paano magpakain or naturo ako silang magsalita. Doon na ako na-curious kung ano dapat pwede nilang iba pang gawin. At mula sa isang parot noon, nasa 50 parot na ngayon o loro ang alaga ni Rick na iba't ibang klase. Mula maliit hanggang sa mga malalaki. Katulad ng San Conure, African Grey, Blue Nape, Cockatoo at Macaw. Eto, yung Golden Conure na pinatawag. Oo nga, no? Ngayon ako sa isa niya. Alam, bata pa? Hindi, mga bata. Ha? Matanda niya? Apo. Dati kong free flight to. Ha? May halo din pala ngayon din. 280,000. Pinaral din ni Rick kung paano mag-breed at mag-train na mga parot. Tiyaga ang kailangan sa pag-aalaga. Alas 4 pa lamang ng madaling araw, gising na siya para asikasuhin ang mga ibon. Isa-isa niyang tinitingnan ang mga pakpak para siguraduhin. Bacteria causes bad breath. Use Close-Up to help stop bacteria breath. Maayos at walang may diferensya. Pagkatapos ay sunod niyang inihahanda ang mga pagkain. Kailangan ikaw magpakain para maging magpapagay. Yun ang process ng pag-pre-fly. So kailangan yung pipiliin mong ibon or pipiliin mong parot, ako, ikaw ang magsisimula para ikaw yung kikilalanin niyang master. Ito nga mo niya, no? May mga teknik rin kung gusto mong umamo sa iyo ang alaga mo. Isang paraan ang hand feeding habang ito ay nasa 2 buwang gulang pa lamang. Anong pangalan to? Wala pa? Wala pa po. No name, just only we sell. Taga lang. Sir Jolly. Pangalan natin kabayan. Ang tamang pag-hand feed natin, ang kailangan, facing ang makop, magkaharap kayo, nandito ka sa right side. Diyan mo ipapasok. Bakit? Kasi nandito yung baga nila. Nandito. Para pag once na pinasok mo to, hindi tatamaan yung baga. So, pag pinasok niya, mabayan. So itong tinatawag natin host or crop feeding. Mahaba to. Ito yung ginagawa ng mga busy na tao. Kasi matulin to. Pag suksok mo, ay, kasi ay yung mahaba? Yung maikse, unti-unti yun. So, pag mahaba ka niyan. Pag mahaba, saglit lang to. Yan pala ang idea na nagmamadali. Oh, hindi. Pasok niyo muna. Pasok niyo. Pasok. Sige. Yan. Yan. Sige. Hop! Okay na. Okay. Sorry. Tagal yan. Ayon naman sa veterinarian na si Dr. Mommy Bernardo,
mataas ang intellectual level ng mga parot na kayang magsalita. Sa parot world, no? Kasi mayroong mga mataas yung kanilang IQ. Parang ikumpara natin, may mga 3-4-year-old na bata yan. Very inquisitive, very playful, at mabilis matuto. At the same time din, yung tantrums nila, medyo mababa, madali siyang mapikon. So you have to understand them. Sa halip na turuan lang ang mga parot na magsalita, napanood sa YouTube ni Rick ang ginagawa sa Australia na kung tawagin ay free flight. Inaral niya itong maigi at sinubukang sanayin ang mga alagang parot. Ginaya ko. So, recall training na tinatawag. And then, sabi ko, paano kaya ito pag sa outdoor na? Tapos, tinignan ko kung ano yung age nila or yung sign na pwede na sila i-outdoor. Indoor recall ang unang pagsasanay na ginagawa kung saan tatawagin ng master ang kanyang parot hanggang sa ito ay lumapit. Matapos ang indoor recall training ng parot, pwede na itong sumabak sa outdoor free flight. Pag solid na yung recall nila, hindi na papasok yung outdoor. So, outdoor, kailangan mo munang, hindi porke okay na, hindi pa ganun. Pag outdoor siya, kailangan mo munang, may tinatagtag weathering. So, weathering, for example, first time mo i-outdoor, punta ka sa site, huwag mo munang ipapakawalan. Iyano mo lang sa kanya, pakita mo lang sa kanya yung lugar. Pag na-visualize na ng ibon yung lugar, doon na mag-start yung kaya niya na yan. Pero nitong kasagsagan, ang pandemya, hindi nagawang lumabas ni Rick para makapag-free flight. Kaya ipinaayos niya ang itaas ng kanyang bahay para gawin itong flight site at maituloy ang nakahiligang pagpapalipad ng mga parot. Go! Go, 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 go! Go! Kagatinga muna. At dito ko sinubukan ng free flight kasama ang iba pang miyembro ng grupo ni Rick. Isang system at network administrator si Rick. At para sa kanya, isang skill ang pagtitraining sa mga parot. Dagdag kita rin ang naibibenta niyang ibon. Pag nakakapagpaanak ako, naibibenta ko rin sila sa maayos na price. And then yung papagbebentahan, yun yung ginagamit ko para matustusan yung mga needs ng mga alaga natin. Like pagkain, vitamins, and then yung mga kailangan nila, yung mga fruits and vegetables. Doon ko na kinukuha lahat ng panggastos ng mga alaga ko. Yung sa family ko, hindi na nagagalaw yung budget ng pamilya. Naglalaro mula 65,000 hanggang 400,000 pesos ang presyohan ng parot, depende na sa klase nito. At kung trained parot ito, may dagdag pa na 30 hanggang 50,000 pesos. Ito mga ganito, magkano binibenta pa ganyan? 150 na po. 150,000? Hindi lang pala, 150,000 pesos. Very challenging din ng pagtitrain ng fly. Kaya walang sabihin. Lagi exciting yung niya, yung journey niya. Parang challenging and exciting. Mabigat man sa bulsa ang halaga. Para sa mga tulad ni Rick at iba pa nilang miyembro, iba naman ang saya na naidudulot ng kanilang mga alaga. Eto, lagi isang kasama, lagi kasama ng family, lagi kasama ng mga anak ko. Napaka-sweet niya kahit sa kami pupunta. Sa mga free flies, sa bahay, katabi ko siya, napakalambing niya. At upang patunayang sanay na talaga, ayaw kami dito sa isang lugar sa Antipolo Rizal upang makita namin kung gaano talaga kalaya lumilipad ang iba't ibang uri ng ibon. Kasama ang nasa 45 miyembro ng Majestic Wings of the Philippines, sinadyan namin ang rural free flight site sa Antipolo Rizal. Kasama rin ang kanila mga anak na magpapalipad din ng mga ibon. Nasa may... ay 40 iba't ibang klase ng parot ang kanilang papaliparin. Ito siya kalaki, 4 months pa lang. At matapos ilabas sa kani-kanilang mga hawla, inihanda na ang pagpapalipad. Matagal ka na naging ibon.
Bakit ka natuto mag-ibon? Nakita lang. Ha? Nakita ay, mo lang? Ay, po sa dito. Oo, oh, gumaya ka. Bandang alas 7 ng umaga, nang sabay-sabay paliparin ang kani-kanilang mga alagang parot. At matapos paliparin ang mga parot, maririnig na ang iba't ibang tunog ng pito. Ito na ang hudyat na kanila nang pinababalik ang pinalipad na ibon. Mapapansin na may ilang kaagad na bumalik. Pero meron ding patuloy pa na lumilipad sa paligid. Ang ilan naman ay dumapo sa mga puno na kailangan pang gamitan ng water gun para bugawin. Pero ang parot na si Nova na alaga ni Dave De La Cruz ay hindi nakabalik. At dito na isinagawa ang malawak na paghahanap sa ibon. Makalipas ang mahigit 30 minuto sa paghahanap, natagpuan ang parot sa tulong ng GPS na nakakabit sa isang pakpak nito. Ang parot na si Nova ay nakakulong na nang matagpuan ni Dave. Bakit mo naisipang lagyan ng GPS? Para po sigurado tayo pag pinalilipad natin sila. Kung ano po mangyayari sa kanila, katulad kanina kay Nova, nung nawala siya, madali ko lang din po siya nahanap. Pero lagi ba siya nawawala? Madalas nakatatlong beses na po siya. Para mahina po kasi yung pakpak niya. Pag gantong pataas, nahirapan siya. Nahirapan siya? Medyo siya nahirap po. Saan niyo nakakita? Nandun na po sa may ano, bantang tabing ilog na. Sa baba na? May mga kabahan. Opo. Tapos nakakapture po siya nung mga tao doon. Okay. Nilagay siya sa maliit na ano. Kulungan? Kulungan. Ito, binunot niya? Binunot na nakakuha? Yung balaybo mismo? Hindi nang galang GPS? Nakakabit pa rin po yung GPS. Siguro hindi rin nila alam kung paano siya i-off. Ayon kay Dave, kung walang nakalagay na GPS sa kanyang parot, ay mahirapan ng masundan at mahanap pa ang nawalang ibon na isang Bopon Macau na nagkakahalaga ng 280,000 pesos. Taong 2015 nang itatag naman ni Rick Espiritu ang Majestic Wings of the Philippines kung saan layunin ito na pag-isahin ang mga mahilig sa pag-aalaga ng ibon, lalong-lalo na sa larangan ng free flight. Paano nyo naisip na free flight? Pwede naman kayo magsama-sama. Ginawa nga natin, tinwist natin yung pag-aalaga ng parot eh. Diba, yun nga, lagi ko sinasabi, karaniwan, nakikita lang natin nakakulong. Sila. Nakakulong sila. Okay. Lagi, titingnan lang, susubuan natin sila. Ito yung twist. Nilabas natin sila sa cage nila, tinuruan natin sila sa karaniwan nilang ginagawa sa wild. Na-enjoy na yung mga ibon natin, na-enjoy pa tayo sa mga ginagawa natin na hobby. Paano yung ngayon ito nakakatulong sa isang ibon, lalong-lalo na yung mga Macau? Ito, mapapansin natin yung mga Macau natin may attitude sila eh. Yung pag naboboring sila, nagkakaroon sila ng feather flocking. Ganun, nawawala ang mga palayo. Ang pag-pre-fly, isa sa mga solusyon para sa mga parot na anti... Nai-stress sila? Nai-stress sila, guys. Pag nakakulong lang? Yes. Katulad nito, parang kompleto ang kanyang balahibo. Ito po yung sign ng mga parot na healthy sila. Okay. Or hindi sila stress sa kung sino may nag-aalaga sa kanila. Kasi nga, na-experience sila lumipad or malaya sila nakakalipad sa natural na lang ginagawa. Pero kung malaking tulong sa mga parot ang malaya nilang paglipad, malaking tulong naman ang mga parot sa kanilang mga master. Gaya ni Robert Kirol, nakatulong sa kanyang depresyon ang pag-aalaga ng parot. Taong 2012 na magtrabaho siya sa Abu Dhabi bilang gym instructor. Pero nang magka-depresya ang kaliwang mata, umuwi siya ng bansa noong 2017. Hanggang matuklasan at matutunan niya noong 2019 ang pag-aalaga ng parot at ang free flight. Left eye ko, nagkaroon ng problema hanggang sa lumabo, later on nabulag ako. So yung left eye ko is totally blind na. Pagdating dito, so nawala din ako ng pag-asa dahil nga walang masyadong ano, hindi ako pwede mag-work dahil nga problema sa mata. So yun na pumasok na yung depression sa akin. Pumasok na yung boredom hanggang sa
naging way ko yung pagbabarkada. Napunta ako sa bishop, bigyan ko ng buhay yung naging experience ko from boredom, from depression, hanggang sa ito yung bumalik sigla ko. Pati family ko, kasama ko sa pag-reply, kasama ko sa mga event. Nang humina naman ang kita sa negosyo ni na Dave De La Cruz at Pong Falconitin dahil sa pandemya noong 2020, naibsan ang lungkot at stress nila nang matuklasan ang pre-flight parrot. Napakasarap po ng food pag nakita niyo yung ibon niyo, lumilipad, tapos pag bumabalik din sila, hanggang sa mayakap niyo sila. Very relaxing siya pag pinagmamasdan mo siya lumipad outdoor, inaalagaan mo siya. Tapos once na nung tinatawag mo siya, pag tinatawag mo siya, nakakatuwa eh. Kaya ba today? Kaya with Lazada Same Day Delivery. Shop now! Craving the perfect pizza? Foodpanda shops. Ingredients delivered in 3 taps. Eh, pwede pala yun. Papalapit mo. Kasi usually, makakita akong ibon. Once nalapitan mo, wild. Tatakbuhan ka, ganun. Ito, yung pag-tame pala, napakabait sa'yo. Payo naman ni Rick sa mga gusto mag-alaga ng ganitong klase ng ibon. Lagi ko po ina-advise sa mga gustong pumasok dito. Pumasok sa Majestic Wings, no, sa larangan ng pre-flight. Kailangan nila ng, unang-una, kailangan nila ng time. May oras sila. Opo. Kailangan nila ng budget para sa mga pagkain nila. Lalo-lalo na kailangan nila ng ano, yung pinakamahalaga, tamang grupo na sasamahan nila. Hilig lang talaga nyo. Hilig lang to. Pag hindi mo hilig, kalimutan na lang. Huwag na. Kasi pag hindi nyo hilig or nainganyo ko lang kayo, ang magsasuffer ng huli ito eh, mga alaga natin. Kasi at the end of the day, makapabayaan nyo lang sila eh. Kawawa naman. Kawawa naman sila. Alam nyo ba ang umaabot ng mahigit 100 taon ang lifespan o ang buhay ng isang macaw na nasa captivity? 90 to 120 years old. 120 years? In captivity. Oh. Eh, lalo-lalo na pag naalagaan natin, nasustinaan natin mga vitamins, yung mga... Yung 120 na 100 to 120, mga ano pa lang yun, yung recordies. Hindi pa nag-pre-flight, sa kulungan lang lahat. Sa kulungan lang yun. Ano pa itong mga naalagaan natin ng husto or na nabibigyan natin ng mga vitamins? Ayun, naalagaan yun. At ngayong taong ito, ipinagdiriwang ng grupo ang kanilang 7th anibersaryo sa pre-flight. At nakaugalian na rin nila na tuwing anibersaryo ang pagdaraos na isang maliit na kompetisyon. Pabilisan ko sino maunang pumunta sa amo. Sa amo. Tatlong hobbyist ang naglaban-laban sa tinatawag na fastest recall competition. At para sa mga miyembro, maliban sa nakakawala ng pagod ang pag-aalaga ng parot, natagpuan din nila sa grupo ang tunay na samahan at kasiyahan. Isang teleradyo winner na mga kwento. Narito na naman po ang magbibigay ng sun.